Ayan mga kapatid, na-miss ko po kayo dahil medyo matagal tayong hindi nag-upload ng video. 1 week, ilang araw din, no? So ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon ang basic law ng trespassing. Meron bang advanced law? Criminal law ng trespassing. Trespass to dwell, trespassing sa lupa. So yung dalawang anggulong yan. Madali lang po ito. So may mga hinanda tayong mga mangilang-ilang katanungan tulad ng kapag ikaw ang may-ari ng bahay ay pwede ka bang ma-charge na trespassing? O, abangan po natin ang sagot. Yan po, ipagpatuloy natin. No? Ang trespass to dwell po, ang ibig sabihin ng dwell sa batas, hindi ko na i-define words by words and kasama yung parenthesis, no? Kung anumang period. Shortcut na lamang tayo kasi pag sinabing dwell sa batas, ito po ay base sa pagkakaintindi ko at napag-aralan ko. Ito po yung bahay. Pwede mang bahay na lugar o bahay na kung saan ang isang tao o dalawang tao o pamilya ay nagpapahinga. Pwede pong bato, bahay na bato, o pwedeng bahay na barong-barong. Yun po atres. Pwede pong makomit doon ang crime na trespassing. Pwede makonsume it. Diba? So ngayon, may mga anggulong tinitingnan regarding sa trespass to dwell. For example nito, ay pumasok po ang isang tao na walang paalam sa isang dwell or bahay. Yun po, pwede pong ma-charge na trespassing. At kung pumasok, pero may sinira, bago siya makapasok, sinira niya yung pinto, sinira niya yung bintana, sinira niya yung roof, pero pumasok lang siya, wala siyang kinuha. So, ano yun? Trespassing. Diba? Iba yung pag may kinuha, pumasok pero may kinuha, mas mabigat po ang kaso, theft. Ngayon, pumasok, nasinira yung pinto, sinira yung bintana, sinira yung bubong, ano po yun? Ang kaso nun ay robbery. Okay? Mali. Clear. Clear ha? Malinaw. So, ngayon, ang isang katanungan dito, ang isang may-ari ng bahay ay pwede bang ma-charge na trespassing? Yes. Absolutely yes. Isang malaking yes po ang sagot. Example nito, gaya ng ako yung may-ari ng property, ng bahay, pero pinaupahan ko yung bahay. Diba? So, pag pinaupahan mo yung bahay, yung privacy niya, yung loob, hindi mo na pag-aari. Mayroon ng pag-aari. Yung lupa, pag-aari mo. Pero yung privacy nun, hindi ka na pwedeng pumasok dyan na walang consent ng nagre-renta sa'yo. Nangungupahan sa'yo. Kapag pumasok ka dyan na walang consent, maaari ka nang ma-charge ng trespassing, or theft, pag may nawala, pag may kinuha ka, or robbery, pag force entry ang ginawa mo, at kinuha mo yung mga gamit. So, tandaan po natin, ang pwedeng kumuha ng gamit ay yung ano lamang, corp. Hindi po, wala po sa authority na kapitan yan. Wala po sa jurisdiction yung barangay tanod na i-sheriff yung mga gamit kapag hindi ka nakakabayad. Wala po yun sa jurisdiction. Diba? Lalong-lalo na kung yung paupahan mo ay pulurum. Diba? Ayun po, ang exemption naman dito, guys, ang kapag sa duel, pwede naman hindi ma-charge yung isang tao. For example, life preservation. O yung isang tao ay isisave niya yung buhay niya. So, ang naisip niyang paraan, ang pumasok doon sa bahay mo na walang paalam. Kasi paano siya magpapaalam? Nagmamadali siya. So, nang dahil sa takot niya, gusto niyang isave yung buhay niya. Kasi marami sa kanyang naghahabol na, sana natin mga adik-adik na wala namang kwenta, hinahabol siya para bugbugin o para kung ano mang gawin sa kanya. So, naisip niyang paraan ay pumasok doon sa inyong bahay. So, wala pong trespassing doon. Yun po yung mga exempted. Life preservation. Diba? So, dito po sa lupa, may mga ilan din na dapat nating consideration.
For example, yung lupa ay naka-enclose. Malaking lupa, 10 hectares. Wala yung may-ari, yung manong pwedeng possible na mayroon nagkatiwala lang ng ano doon, nagbabantay. So ngayon, mayroong dumaan, tapos pumasok doon sa barbed wire, pumasok. Yung may kukunin siya ng gagamba, sabi ng gagamba, nangunguha ng gagamba. So yun ba eh, pwede natin charge ho ba na trespassing yun? Kapal naman ng, wag mo nang i-charge, wala yun. Pero kung yung isang tao, pagdating mo dun sa property mo, bakanting lote, no, mayroon na siyang bahay at may pamilya pa. Sabihin, matagal na yun. So, pwede natin yung kasuhan na trespassing. Pero take note lang na kompleto ka sa dokumento, ha. Mayroon kang title na nagpapatunay na ikaw talaga yung may-ari ng bahay. Ikaw yung may rights. So, pwede po yun. Pasok po yun sa, yun po yung sa top. Trespassing, papasok yun sa property, trespass to property, ay ba? So another, oh, tapos na tayo doon sa ano, sa trespassing ng lupa. So I think nabigyan ko kayo ng linaw. So kahit pala yung may-ari ng bahay pwedeng matrespassing, no, kapag hindi nag-ingat at kapag pinasok niya yung bahay niya na walang paintulot na pinapaupahan niya. So trespassing pala yun. So, yung guys, sana nabigyan ko kayo ng idea regarding dito sa ating trespass to dwell, no? Trespass to property. So, at muli guys, nakikiusap ako, baka pwede mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel at para mag-exist po ang ating YouTube at siyempre naman kumita at hangarin po natin na ma-orient kayo, ma-share natin ang ating nalalaman regarding sa criminal law. At yun po ang ating konting nalalaman at expert tayo dyan. May lisensya tayo dyan. Hindi tayo basta pwedeng magsalita kapag wala kang lisensya, no? At to guys, at ini-invite to kayo dito lang kayo sa mga small content creator guys, kasi kung masyado nang doon kayo pupunta sa million, 100,000 million subscriber, yung mapuso ay lalo pag mayroon kayong mga tanong, no, ay mahirap pong masagot yun. Yung mapusuan nga lang po yung question nyo doon ay maswerte na. Eh yung pa kayang sagutin, diba? Kasi napakarami nyo eh. Small competitor. Sabi na thousand competitor. Unlike sa content creator, kung magtatanong ka doon, ikaw lang magtatanong. Pwedeng 20 lang kayo, 10. So, ay yung chance ay napakalaki na hindi man ora mismong masagot, pero malaki ang chance, almost 95 to 99% po ay pwedeng masagot po yung inyong tanong, di ba? So yan po yung puntos ko, pero kayo pa rin yung masusunod, ideas lamang po yun, di ba? So yan po, hanggang sa muli, ito po nga again si Polisya ko. At muling nagsasabi po, alam na, hindi lahat ng pulis ay nasa presinto. Yung isa po ay nasa YouTube. Content creator at your service. Diba? Napakaganda. So, yun. Kung sa mga nagpapahabol, mga nagtatanong, YouTube issue tayo. YouTube ideas. Kung kayo po ay tinatawag nito, ang aming video po ay kayo po ay pag ang mga likes nyo and share ay yun po ang buhay namin, sa dahil sa likes nyo at i-share nyo sa panonood nyo, yun po yung hindi ko lang alam ilang likes, ilang views para malagay sa YouTube recommended yung videos nyo. Ang recommended videos po ay yung nasa bandang kanan. So pag nandoon po yung videos mo, more chance po kasing panoorin ng tao ng click, ng viewers. Yun po yung dahilan kung bakit mas malaking humatak yung tinatawag na recommended videos. Diba? So yan, iniklian lang naman natin yung ating video. Gagawin lang namin itong
15 minutes sa trespassing, no? So maraming salamat muli sa inyong pagtitiwala, pag-subscribe at panonood. Asahan po ninyo na gagawin natin na mas maganda ang ating videos, mas informative para po sa inyo. So muli, thank you for watching. See you my next video.